Hi boys, welcome back. So itong upload study naman ang kuhan ko ngayon, project. Kasi tapos ko na yung paint. So ayan, i-repair ko yan. Yung mga medyo worn out na kasi siya. So ang bala ko, tatakpan ko lang ng tela yan. Nagpakot kasi ako, medyo mahal. So nag-decide ako na ako na lang bibili ng tela, tapos ako na lang mag-repair kasi mukha namang kaya ko. Pero susubukan ko. Pag di ko kinaya, dadaling ko sa upholstery shop. Kasi yung iba okay naman eh. Yung mga gilid, itong gilid lang at saka yung dito sa kabila. Tapos ito, itong foam, kukuberan ko din yan. Sige boys, see you later. Hello boys. So ang project ko ngayon is ito, ayusin ko itong ano niya, upholstery niya. Kasi medyo worn niya. So, ito yung isa. So, ang gagawin ko, tatapalan ko siya ng black. May nabili akong tela. Black. Tapos, $1 lang siya. Very cheap. So, magko-complement siya ng kulay dito at saka dito. Yan, ayusin ko yan. Kasi, nagpa-coat ako, ang mahal ng bayad. Umabot ng $535. So, mas mahal pa yung labor niya kaysa sa materials. So, pumayag naman yung asawa ko, si Diane. Pero sabi ko, try ko munang gawin, baka kaya ko. So, tignan mo, yung tela na nabili ko, $1 lang. Tapos, pag malay mo, kaya kong gawin, hindi ayos. Laki ng matipid ko. Okay boys, see you boys. Boys, tapos ko na yung isang side. Ang ganda oh. Medyo madilim. Pero lalanan yung parang naging bago na siya. Nice boys. Next to yung kabila naman. Duroy mo, ganito siya dati. Bangit. Tignan ko yan oh. Tignan mo ngayon. Ganda na. Wala yung parang ganyo boys. I'm back boys. So ayusin ko ngayon tong isa. Kapon nagawa natin mo kung gano'ng ka-worn out na yan. So okay pa yung foam nya. Yung covering na ang kailangan na ayusin. So boys, ito yung kahapon. Naayos ko na siya. Tingnan nyo yung kaibahan ng ganda ko. Sabing sabi. Yan. Ganda na niya. Tapos itong isa naman ang kwan ko. Next ko. Ang gala kahapon. Binili ko sa dollar shop na tela. Ayan. $1 only. So alas ka pareho yan. Ito. Termo. Katapos boys. Next ko is ito. Kuberan ko din ito, so ganyan din, $1 lang din, very cheap. So I got a couple here na siguradong hindi ako masusort at sinerte ako sa bookshop, mayroong mga ganito. So ang laki ng natipid ko boys, sigurado ganda tong pan. So see you boys, balikan ko kayo, tirahin ko muna to. Ayan boys, natapos ko na magkabilang side. Nice, ganda ganda na boys, kita na yung pan. So boys, ang susunod ko ito. Aray, finish ko. Meron ka tayo sila para dyan. Malalagay ko mamatch kaya yan. So, sige boys, babalik ako.
Welcome back, boys. Natapos ko na yung cabin ko. Ano, bago na. Tela, malitan ko, wag na akong gray. Tapos yung taas, inaayos ko. Ayos na. Ganda na niya. So, boys, para na siyang hotel. Ganda na, boys. Sige, boys. Thank you. Hello, boys. Ito yung binalot ko kahapon na polstery doon sa cabin ko. So, ang ginawa ko, binalutan ko siya ng kwan, plastic cover. Bumili ako kanina yung medyo makapal yung ginamit ko. Yan, boys, oh. Ang pintab. Ayos na ayos. Tapos ito pa yung isa, boys. Yan. So, sasalpak ko lang ngayon siya doon sa loob. Titignan natin kung gaano kaganda yan, boys. Welcome back, boys. So, kapon, natapos ko ng takpan ng tela yung kwan. Itong, ito. So, ang ginawa ko, para mas gumanda pa siya, bumili ako ng medyo makapal na kwan, plastic cover. At saka para, ano din, kasi normally, ito yung ginagamit ng upuan. So, maring one month later na paggamit namin nun na walang cover, dudumi na siya kagad kasi medyo light yung kulay niya. Kaya nag-decide ako na lagyan siya ng plastic cover at saka para maging kwan siya, yung shiny. Mas maganda. Lalong naging flash, boys. So, hindi siya, ano, hindi ganun ka perfect yung pagkakaano ko, pero pwede na. Yan, boys, oh. Ganda, boys. Ayos na, boys. So, sa susunod, pinturahan ko to ng kwan. Ipinturahan ko yan ng black. Ito. Para lumabas, mag-stand out talaga yung forma ng kwan. Ng foam. Sige, boys. Sa susunod, boys. Salamat.